sana o FW na katulad ko. Kamusta na po kayo lahat dyan? Ngayon, malapit na pong magpasko, baka madalang na po kami magluto kasi nagpiprepare rin po kami ng Christmas para sa aming pamilya. Ngayon, ang ating pong gagawing recipe ay chicken curry. Ito po ang aming ulam today, kaya ito na-decide kong luto. Ang sunod-sunod na po kasi yung mga baboy, mga meat, ganyan. Ito po ang mga gagamitin nating ingredients. Garlic, ginger, onion, red bell pepper, tsaka green bell pepper, tanglad. Ito po yung curry powder. 2 tablespoon na curry powder, mixed curry powder. Mga dala ko pa po yan, galing Oman. Bay leaf, yung laurel, asin, at tsaka yung pong patis. Ito. Po yung patis. Tapos, ito po yung sampalok na hinog. Maasim. Galing pa rin muna India yan. Ngayon, lalagyan po natin siya, idudulot po natin siya sa water, na warm water, para mamaya yung juice niya ilalagay natin. At saka po itong patatas and chicken and ito po isang nyugto. Malaking-malaki, pinakamalaking nyug, 30 pesos yung kakanggatana po yan. Tapos oil po, syempre. Ngayon, ang una po natin yung lutuin, ito pinainitan po na siya sa frying pan. Punok po natin lulutuin, maglalagay muna tayo ng konting mantika. Ito pong bell pepper. Tapos, ang susunod po natin, mga potato. Marami po ako maglagay kasi masarap po yan. Ito po, medyo kapok na po siya. Atin na po siya muna ang hangin at pag-design po tayo ng masangkap ng chicken curry. Ang bango. Dito na rin po natin siya igigisa dahil yung mga lasa po niya masarap po. Ngayon, maglagay po ulit tayo ng konting mantika para makagisa ng bawang. Kunahin po natin ang bawang para medyo important po din yung bawang siya. Basta maluto po lang po. Basta sa curry po, hindi naman masyadong brown na brown. Kasi hindi na siya yung soup na talagang mabuli natin. Kasi ito kailangan dito po medyo light lang para sa chicken hanggang silansa. Sunod po natin ito, yung ginger. Ipapry po natin siya mabuti. Ito po, luto na si ginger. Sunod po natin ito si onion. Ayan.
luto po natin ito si Buya. So, sinuko po natin yung chicken and garlic. Ito po, luto na po si Buya. At saka yung masangkat niyang Buya, bawang. Inalagay na po natin itong mga chicken. Wow! Sama na po namin yung pamilya namin dito. Doon na po natin na pamilya na. Inalagay na po natin sa patis. Patis po na po. Three tablespoon po ito. Ayan, lagay na natin yung tanyan. Pagkabangabangon sa mga good. Ito naman po kami. Lagyan din po natin ng konting paminta. Dali po. Ito po yung paminta. Lagyan natin siya. Marikabi po itong chicken garnet. The Indian food po ito. Especially ito sa mga Indian food. Ayan. Sabay na po natin itong si Saurel. Ngayon, isasabay na po natin si curry powder. Dito po siya natin iyanong. Ibigisa sa gitna para mag-blend ang lasa sa meat niya habang sinasakot siya natin. 2 tablespoon lang po, baka sumobra. Hindi kayo mag-enjoy sa lasa. Sa isang, ito po may mahigit siyang kilo eh. Mga 1.5. Yan po siya. Laks natin konti. Kaya kami naman kulay rugo. Ayan. Intayin po natin siya masakot siya. I-mix ko lang ng konti. Ko-cover po natin siya. Para lang po po. Diyos ko, ang sarap ng amoy. Gusto ko nang kumain. Pero kakakain ko lang po ng breakfast doon. Alanganin ko yung oras ng breakfast namin. Kasi ang dami kong ginagawa sa umaga. Pinaliguan ko kayong tatlo natin kapamilya. Bukas naman yung 7 sa taas. Nag-iinit po kami ng tubig dahil kawawa naman sila. Malamig dito ngayon sa Pilipinas. Si Coco, ang bango-bango. Ang pogi-pogi na ni Coco ngayon. Tsaka ni Sam. Si Queenie rin, ganda-ganda na. Ang bango-bango. Minsan-isang linggo-linggo nila eh. Alis po kami bukas. Tutor po kayo sa ano. Webay Sina. Mamimitas po tayo ng pakwan. Nag-invite po yung uncle ko doon. Cover po natin, sakot siya natin. Ito na po yung sampalok na hilog. Pinipress-press ko na siya para mamaya-maya. I-ready na natin siya lagyan. Kaya chicken po natin siya. Wow! Sarap na po niya. Grabe. Kaya nasasangkot siya na po siya ng maganda. Ako, yung aking mga kapamilya, favorite itong chicken. Talagang dinadagdagan po namin ng luto dahil ang trip po namin sila talagang kapamilya na tao. Kung ano pagkain namin, may sarili rin silang pagkain, niluluto na anak ko, pero ako nag-extra ng pagkain sa kanila. Kasi pagkakain kami, sumasabay. Talaga inaabot-abotan po namin sila.
pinaghihina na, paborito nila yan. Pag na po umuwi ako, galing akong Omanon, nag-iwi. Pa-order ako ng Jollibee. Tigitigisa sila. Eh, maliliit ang mga tiyan yan. Enjoy na sila noon. Ayan. 2 tablespoons lang po at mga sumobre chicken curry niyo. Hindi masangsang, masangsang na siya pag hindi tama ang timpla niyo. Ito, tama-tama. Konti pa po sangkot siya kasi ala pa po itong 5 minutes eh. Ngayon, ilalagay ko na po siya. Ayan. Saka yung potato rin po natin, i-add na natin kasi malambot, madali po lumambot ang chicken nato. Yan, lagay ko na siya para tamang-tama, half cook lang siya, sabay-sabay na silang lalambot. Ngayon, ilalagay na po natin ito para ma-absorb na ang lasa niya. Huwag po masyado marami. Tantsahin nyo lang ng konti-konti. Magkaroon lang siya ng flavor. Yan. Kasi yan po ang sikreto ng chicken curry. Mga Indian food po ito. Yung hilog na sampalo. O, cover po natin siya. Lagay ko na rin po yung asin pala. Para absorb na yung kanyang lasa. Naku, huwag na po kayo maglalagay. Basta karne po, sa vegetable, nasa inyo po yung maglagay kayo ng pampalasa. Pero ito po kasi, mga manok, baboy, beef, hindi na kailangan. Ang lasa na po niya. Ayan. Wow, ang ganda ng kulay. Diyos ko. Wala pa yung gataan niya. Pagluto na po siya, saka natin lalagay yung gata. Kakanggata po yun. Wala na kayong i-add na tubig-tubig. Tama ito, wala po tayong tubig, kundi yung sabaw lang nito. Magsasabaw pa po yan kasi hindi pa masyadong sangkot siya itong chicken. Oops. Lagyan na natin yan. Para sa kapamilya. Okay. Atin po siya chicken. Wow. Napakabangit. Wow. Ayan. Tingnan nyo, hindi tayo nagsabaw. Sangkusangkot siya lang. Ang bali na dagdag lang na ano yung tamarind. Dito na siya. Titikman po natin yung alat niya. Ilalagay ko na si gata. Ito na po kami. Masabaw pa nga eh. Tikman po natin ang lasa. Masarap. Naku! The best na ano to? Chicken curry. Hindi nyo mararamdaman yung sampalok na maasim po yun, hilog na sampalok, maasim yun po ang sikreto. Kaya, sa supermarket po, makakakita niyan yung tamarind, ano, ang batawag nila doon na ripe, ganon. Hindi naman overripe, pero tamarind ripe. Ibig sabihin, hilog. Yan po. Ito po isang nyug lang po yan. Hindi ko muna siya tatakpan. Kasi baka sumubo. Yan po, napakasarap po ng curry natin. Yung iba kasi, hindi nila alam, curry lang curry powder. Tapos lalagay silang lemon. Hindi po, napakasarap po niyang sampalok na hilog na maasim. Hindi mo, pag nagtayo ka ng mga karinderia restaurant at nakatikim sila ng chicken curry sa inyo na may ganyan sampalok na hilog. Maasim po yung sampalok na hilog. Hindi mo mahuli lasa. Nagkataon lang po na nung kumakain ako doon sa ano, best friend ko yung kasama ko, yung Indian. Nadulas dila niya. Ba't kakikari ko kay Balasa? Binigay pa niyo yung sikreto. Kaya, ayan o, na-apply ko sa pagluluto ko ng curry. I-share ko naman sa inyo. O, diba? Ayan na po siya. Hindi po natin siya co-cover kasi susubo po siyang ganyan gawa ng gata. Ang sarap. Grabe. Kakain na kami. Naghihintay na yung aking mga kapamilya. Yung kapatid ko, hindi muna kumain. Iintayin doon niya to. Sige. Napakasarap po. Mga kaibigan, eto na po. Eating portion na po. Diyos ko.
malaway-laway na naman po ako. Eh, gata. Mahilig din po ako sa gata. Iniimbitahan ko po kayong kumain ng mga OFW katulad ko na nasa ibang bansa. Yung mga nasa UK, Germany, Europe, Canada, Australia, New Zealand, sa Taip, meron din po pa tayong naging kapamilya dyan. Galing din po ako ng Taip, kaya lang 5 months lang. Ngayon, yun din po sa mga Malaysia, sa Indonesia, sa Japan, meron pa isa eh. Sinabi niya sa akin, nadudoon siya sa, ano ba itong lugar na ito? Basta, lahat po ng mga taga-Asian, binabati ko po kayo na ali kayo sa unang subo sa inyo po lahat. At si Miss Sushi, si Miss Lanzones, palagi silang nakasubaybay sa ating mga food. Ngayon, ito po, sinasamantala ko lang na hanggat kaya ko pang kumain ito, kakainin po natin ang kainti ngayon. Ako po, Diyos ko, naglaway na naman po ako. Ayan, pinaka-parting gustong-gusto ko. Nako, ito na naman po. Yung gata, kita nyo, buo-buo pa yung gata. O, nako. Yung pong mantikang yan, mantika po yan ng, ano, gata. Kasi kakang gata nilagay ko. Nako, yan po ako, wala po ang tapon dyan, kundi mantika lang. Iyan, yung mga gulay-gulay na yan. Nako, tingnan nyo, para hindi na babalik. Eh, kumain pa lang ako almusal, heavy almusal ko. Ang breakfast ko po, eh, rice. Tsaka, pritong baboy. Eto po. Nako, so yummy. Pati po luya, kinakain ko eh. Kasi maganda daw po yan sa dugo. Tsaka maraming ano, pati anti- cancer daw po yan, antioxidant. Ito po, unang subo, naglalaway na po ang inyong prinsesa. Mmm! Grabe! Ang sarap! Hamang ko pa nito. Mmm! Napakasarap nito. Di ba utol ano? Nakain na utol ko doon, di ba? Mmm! Parinig mo yung boses mo, kanya-kanya po kami na utuan. Kasi gutom na gutom sila, intay-intay. Diba, ang sarap. Nako, yung akin pong cameraman, gutom na kanina pa. Sarap yan. Ang sarap talaga. Nako. Nako. Ang sarap. Nako. Parang gusto kong balik. Ay, ito po pala. Katakawan, no? Kaya pag hindi yung mamay. Grabe. Pasubo ako dun, ah. Nakakahiya na sa inyo. Naku, tingnan nyo yung mga sarsa niya. Malapot-lapot. Naku po, Diyos ko. Wala pong tapon sa akin. Yung mga gulay po na yan, kinakain ko po lahat yan. Kasi ang sarap yan naman nagbigay talaga ng lasa. Tingnan nyo. Sarap pa ba? Ganito pa ang kumain pagka talaga sasarapan ako. Lagi ko lagi, ay, ang sarap. Kahit po sa ibang restaurant, pag nakita, ay, ang sarap. Ganun po ako talaga. Natural po yan. May nahuhuli po akong asim. Kung hindi ako nagluto niyan, hindi ko malalaman yung sampalong ako. So, iba po nilalagyan ng yogurt. Sabi ko, hindi na kailangan yung yogurt kasi para umasim daw. Pero mas masarap po ito kasi na-try ko na rin yogurt, maasim. Tapos gata. Eh, ito po yung, ano po yun eh, kasi mga ako sa beauty center. Taga-waxing siya ng mga talhibong ganyan. Natuto nga ako sa kanya eh. Kasi sabi niya, ano raw ako, past learning. Ako lang Pilipinong, sabi niya, matyaga. Yun yung pag naghehena siya. Dawit yung ako ginain. Tinitingnan ko yung ginagawa niya. Tuwa nga po yung sponsor ko, kaya ako pinag-manage nila doon sa isang parlor niya naman. Magkakasulwalaan daw ako. Ang bait-bait po rin si Joanna Fernandez, taga Goa. Pag nag-waxing siya, pinupunta ko siya sa cubicle niya. Nuwari, tutulungan ko siya, pero gusto ko lang makita yung technique ng pag-waxing. Tsaka yung threading, marunong po ako niyan. Hindi ko na lang inaanong kasi ang daming trabaho. Ngayon, kaming dalawa, nagbabaon sa tanghali. Lahat sila umuwi.
pito kami, walo kami sa salon noon. Tatanong niya, ano ba mo? Tanong nga kami. Napakasarap po ng luto nila, walang recado. Tulad nung tawag nila yung, alam mo yung bunga ng malunggay sa atin. Niluluto niyang curry, walang sangkap, walang isda, walang baboy, wala no. Curry lang po. At saka yung gata, ay ang sarap para siyang misog. Kasi minsan gusto nila vegetable lang. Pero ang pampalasa nila talaga yung curry at saka yung gata. Grabe sarap. Tapos yun nga, hinuli-huli ko siya. Ba't ka ako yung curry mo? Masarap. Ako naman, nagdala rin, nagluto ako. Pinagbalaki ko, marunong magluto. Nung matikman ko yung curry niya, nagkasabay kaming dala. Kakaiba, sabi ko, ba't ang sarap? Eh sa akin naman, kakong ganun, may gata rin, ganun-ganun. Tapos yung yogurt nga. Sabi niya, ay hindi, yung yogurt, makasim. Yung sampalok na hinog, ibang aroma. Ayun na po, masarap talaga. Naku, sa karinderiya, ilagay niya, magtayo ko ng business. Titikim sila ng curry. Nakatikim na po ang curry dito sa Pilipinas, sa mga first class na restaurant. Mga gata-gata lang siya, maasim-asim. Pero iba po ang lasa nito. Grabe po talaga, sarap. Pagka ako po, ano, malaki yung manok, pwede pong 3 tablespoons. Ay, serving spoon to, malaki ito. 3 tablespoons po na curry powder. Ngayon, ito po kasi isa't kalahating ano, tapos may ano, nagdagdag po ako na isa pa. Kaya bali 3 tablespoon po ito. Pagka eksakto lang isang kilo, pwede po dalawa. Ang tinumpit po. Totoo, yung patatas, nahilig po kami niyan, pati mga alaga namin. Magpuputkot ng patatas, tuwa-tuwa kami. Pinumpit ko, mayroon siyang 2 kilo, almost 2 kilos. Kaya nagdagdag po ako ng isa pang kutsara. Yung ganito. Tama, pati yung luya po, walang tapos sa akin. Gamot doon rin kasi yun eh. Tapos tinanong ko, ano ba kayong curry powder? Anong mix niyan? Lahat daw pala nandiyan, may bawang, may black pepper, may ginger, may turmeric. Yung po turmeric, kaya dilaw. Kaya sabi niya, pwede kang kahit hindi mag-isa, pero masarap po raw may gisa na bawang, sibuyas, luya. Pero lahat doon ng mga curry powder na nadudun sila lahat. Tapos po, sinasabi nila sa akin, ang turmeric daw, hindi nawawala sa pagkain nila kahit sa vegetable, isda, karne, ganun-ganun. Antibiotic daw yun. Totoo nga. Dahil nung inubo ako sa Oman, sinabihin ako ng doktorang Indian na sabi sa akin, mag-ano daw ako ng yung gatas, warm ng gatas, eh ubo ko hindi mawala eh. Antibiotic din, tumatalab sa akin kasi may edad na eh. Ito, tiyo mo na. Tapos, sabi niya, mag-ano ng warm water, gatas, yung fresh milk, tapos isang kutsarang honey, isang kutsarang ano, turmeric, i-mix ko yun sa warm natin sa inumin. Ay, ang sarap po ng tulog ko isang gabi lang. Kinabukas wala ubo ko. Kaya ito, lahat ng ingredients ko. Naku, napakarami po. Puno yung isang kong rep. Yung isang rep na yun para sa ingredients galing na Indian. Ay, galing Oman, pero galing po sa India yung mga ano, binibili ko. Eh dito, hindi ko alam na meron na palang Indian store. Sabi ng anak ko, ma, meron na. Sabi niyang ganun. Yung kung ano yung gusto mo iluto doon, punta ka lang sa mga Indian store, meron. Nalang po, kaya yung istobo ko sa pagkain. Yun po, ang sarap. Utol, sarap pa nga ba? Oo, sarap. Grabe, kaya pala yun, naantok ka na sa busog. Naunahan mo ako, dal-dal kasi ito ng dal-dal yun. Ay, yun, sarap. Naku, hindi po dahil sa akong nagluto. Na passion ko kasi ang pagluluto. Yung sabi ko nga sa inyo, kahit hating gabi, yung best friend ko si Magda, matutulog yan sa akin pagka yung weekend, kami dalawa, kwento-kwento ha, kasi single parenting yun, pareho kami. Magigising, eh, hindi pa kami nakatulog, mga 2 o'clock. Ay ko, madam, gugutom ako, luto ko. Tuwan-tuwa po siya. Nagluluto po kami ng alas 10 ng madaling araw. Pasensya na po yung aso kasi lumabas yung kapatid ko, galit sa kanya. Ganda lalaki kasi niya. Ito ay anak ko, ganda lalaki kasi niya. Yun po, kaya yung po mga nakaranas ako, ina-apply ko doon sa pagluluto ko, ganun-ganun. Sa ating gabi nga, sabi na yung best friend ko, madam, gabi na. Maganda pala, yun niya. Eh, natakaw ako eh.
talaga pong matakaw, may nagmagluto. Alam po niyo yan. Kayo pong nanonood ng mga video ko, alam ko magaling kayong magluto at mahilig kayong magluto. At masasarap kayong magluto. Tumutuklas lang kayo ng ibang mga recipe na magugustuhan nyo. Lahat po tayo magagaling magluto. Kung pwede nga po, i-share nyo sa akin yung mga special yung lutuin eh, para patas naman, hindi yung ako nalang nagsishare sa inyo ng masasarap na food. Share nyo na sa akin. Kita nyo yung mga Indian food, sinishare ko sa inyo. Yung umani po, hindi po ako masyadong naano dyan. Baka may magalit siya, masagasaan ko eh, huwag na lang. Hindi po katulad ng mga Indian maricado, pero masarap. Huwag mo lang pong gagayahin yung maraming ricado kasi parang, ano eh, magkakaanghit ka ro doon sa sobra ricado. Masasamid po ako. Marami po yung, oh, yung sarap. Yung asin po niya, hindi mo mahuhuli. Hindi mo masasabing suka. Hindi mo sabing lemon. Hindi mo masasabing yogurt. Kasi yogurt, iba ang dating ng asin. Maghanap po kayo. Sa mga mall po dito meron. Nag-check kasi ako eh. Sa isip, kasi sa amin may puno ako mangga, may sampalok na maasim, may puno sampalok na matamis. Eh may dala po ako dyan eh. Galing ng India pa yun eh. Nakita nyo na inano ko. Kasi sa isip ko, nandito sa Pilipinas, meron naman kami. Eh kung gusto kong magluto na anytime, sana kong tatakbo pa. At least andyan na siya. Eh alam ko yung sarili ko, matakaw ako. Kaya nga yung best friend ko doon, sabi niya, kumpleto ka madam ah. Alam mo naman ako, madam, pag tinako na ating gabi, hindi ako titigil talaga, pero ganun meron po akong ugali nga. Pag meron ako na gusto, isang bagay. Paghihirapan ko siya para makuha ko. Tulad nito, yung mga naipundar ko. Sabi nga nila, tumanda ka man, hindi ka tumanda na luhaan. At hindi ako umuwi ng Pilipinas na luhaan. May mga ipagmamalaki ko na yung pinaghirapan ko, eto na ako. Yung pagtatrabaho kong ito, gusto ko lang yun. Kasi pagka ngayon, hihiga-higa ako, talaga na, ang bigat sa katawan, hindi ako sanay. Maghanap akong makukut-kut-kut-kut. Mga kapit kahit ko nga rito, nanonotice eh. Hindi ko kaya power mo. Di makikita nila ako, walang katapusan daw, linis. Kasi yun, labas ko yung mga aso dito. Tatawa nila, gusto nila mga kwentuhan. Nakita nila, nakapambahay lang ako. Gula-gula na suot ko, butas-butas. Kasi masarap ko yun, mga t-shirt na mga butas-butas. At least libre sa aircon, naka-aircon ka, di ba? Eh, init ng Pilipinas. So, ngayon po, malamig na sa gabi lang. Katulad ngayon, tanghali, okay lang. Pero hindi katulad mo sa amin. Grabe. Naku, kain ako ng kain. Nagugutom na yan ako. Saka na lang ako magkukwento sa inyo. Talaga napakasarap po. Kumain na po ako kanina. May isang oras pa lang napagitan. Tama na rin ko nakain. Eh, merienda ko na naman yan mamaya. Babay po. Saan, mag-enjoy kayo. Talaga naman napakasarap. Grabe. Papunta na po tayong Gimba. Ginabi po kami. Walis kami sa Kainta, 1 o'clock. Pagdating doon sa paglabas namin ng ano, ng lugar namin, ang grabe traffic. Siguro meron kami 2 oras na na-stuck doon. Taba ng lola niyo. May iniimbitahan kasi ako ng ano ko eh, ng tito ko. Magpapaharvest sila ng ano, ng pakwan, sugar, baby, ano ba yun? Sugar osep? Sugar baby watermelon, ang tamis po nun. Eh, sabi ko, bago dumilim, ando kami, eh, kaso eto, andito pa lang po kami sa May Apalit, San Simon, sa Enlex. Eh, Gimba po yun, malayo po yun. Dibali, bukas ng umaga, mamimitas tayo ng pakwan, sugar baby. Ang sarap po nun. Madilim na po eh, oh. Eh, yun din po kasi yung pamangking ko doon. Gusto magpaturo ng siopaw. Kasi naikwento ko na nagsisiopaw ko noon. Sabi niya, actual, magturuan mo ko, tita. Eh, pasalubo nga ako sa kanyang, ano noon, na steaman. Hindi pa raw niya nagagamit. Sabi niya, gamitin natin, dito ka magturo sa amin ng siopaw. Yung tito ko po na yun, may mga pataniman na ano, na mga pipino pag tag-araw. May kontrata siya sa kay Mother's Best.
Tapos, palayan po ang business nila doon. Ngayon, nag-alternate siya ng pakwan. 16 hectares po yung kanyang lupa doon. Pero hinati-hati na niya sa mga anak niya. Isang compound po sila doon na doon mga anak. Gusto ro kasi ni Ate Baby, yung asawa ng tito ko, eh, mga anak doon lang sa loob ng compound. Yun ang pupuntahan natin. Ako, ang saya po ng mga bata doon. Tsaka sila po yung nung nalaman nilang bumili ko ng Dragon Pro, tapos nung nagbenta sa akin ay meron pang hinalo na merong virus. Sabi niya, teka, bibili ka, meron ako dito, bibigyan ang tahan ako. Binigyan po ako. Putol-putol ganyan. Pero yun, nakita niyo na yun sa farm. Noong October ko tinanim yun. 1 year na nung October. Ngayon, mamumunga na po yan sa ano, itong taon na susunod. Pagpula ng May o June, mamumunga na siya. So, kami lang po uli, itong aking cameraman na aking Unico Eco, yung brother ko, tsaka isang kapamilya, si Sam. Yung isang din namin na isama kasi hindi siya sanay sa biyahe. Tsaka maliit lang yung aming laruan. Hindi ka tulad nung una namin sakyan yung RAV4, malaki. Lahat sila doon sa likod, pwede. In the future, maybe, makabili uli ng ano, malaking sasakyan para lang sa pamilya namin. Kasi nalulungkot kami na hindi namin sila kasama kahit isa man lang eh. Masaya-saya po nilang kasama. O sige po, continue na lang ako mamaya doon. Gabi po mga kaibigan, andito na po ako sa aking mga kamag-anak. Ito po yung tito ko, si Tito Se, si Ate Baby, yung misis niya. Isa po natin sila rin mga kapamilya. Ito yung pamangking ko sa pinsan ko. Ang gaganda po ng lahi namin. Ano? Ay, isa po nagtago, ang gwapo po nun, no? Ay, nagtago. Oh. Ito po yung mga anak naman niya. Ito rin naman yung aking isang manugang. Yan. Oh. Ito naman si Pogi, si Cute. Oh. Bukas po, sila po yung nag-imbita sa amin na mamimitas tayo ng mga pakwan. Pakikita ko sa inyo kung paano mamitas ng pakwan. At saka ang dami po nilang pakwan. Isa po yan sa mga business nila. Mga business din po nila, mga pipino. Tapos, mayroon din sila mga palayan. Meron pong, may nakapaburo pa ba kayo, Kuya Se? Sa ngayon, wala na. Ubus na eh. Ay, ubus na. Ubus na. Sa susunod po, pakikita namin pagburo ng pipino. Mm. Si Ate Baby, ito yung ate kina. Nako po, precious na precious po ito. Diyos me, malakas na malakas, akala nyo. Yung kapamilya ko na nagme-message sa akin na pareho kayo ng mga dinadala sa buhay, na dadialysis din po siya. Aba, eh kung hindi po ito may kaya, hindi na po natin siya makakasama ngayon. Eh yung pura sa mga sa Amerika, swerte kayo kasi mga libre kayo dyan. Ngayon lang, yun lang po, bukas naman po ulit tayo mag-shoot. Umalis na yung mga pamangking ko eh, nahihiya. Ito, dadaan na may isa pa. Siya po yung aming sariling ganda. Sariling ganda. Tapos yung po nagbibidyo, yung gwapong-gwapo nakita niyo nakasakay sa kotse. Yan. Ang Maynila na ata siguro. Wala na sa buhay. Wala na, sa Maynila na siya. Titindahan na siya doon. Na? Sa lugar ko, manuna, umalis siya doon sa lupaan niya. Eto po, kasi meron din po akong ano, yung pamangkin ko, gusto niya matuto mag-shopaw. Exclusive po sa kanila magtuturo ako. Pero tuturo ko din po sa inyo niya. Kung nakita niyo po doon sa Vista Verde, nagturo din ako sa mga pamangkin ko, pero hindi ko po na-upload sa Facebook lang. Ngayon, kung gusto niyo po, magagawa po tayo, pero sa kanila, exclusive muna ko. Thank you.
kahapos ang dinili tayo, kahapos ang Pasko, tsaka New Year. Kaya mamamasyal po tayo. Kukunay yung mga taon niya na nabukas na buwan. Mag-enjoy sa atin tayo sa mamamasyal dahil. Patrick Garcia naman ang kanyang bagong ka-business partner doon sa Pilipino. Sige po, mamamasyal tayo. Ano yun? Ang ganda-ganda po doon, daming pakwan. Ang mga pakwan, oh, dami na pong napitas niya. Ayun po yung sipsipan ng tubig. Pinaka-tipwell. Ito yung kanyang mga tubo na plastic. Sarap saan po dito. Lamig-lamig. Grabe. Magbakasyon talaga. Ito, kabilaan po yan, no? Pag-isip mo sa umaga, yan ang bubuwad sa'yo. Lato. Ganda po, ay po naman talaga. Ito yung Gano'ng katagal ito na-harvestin? Ilang linggo pa? Meron po ito ba? Hanggang 23 po. 23, sa habol ng Pasko. Tama-tama. Nakikita, millionaire itong aking tito. Pautak. Nakakatuwa ni ate. Pinitig-pitig ko sabi ko. Sabihin na lang po sa, ano, sabihin na lang po sa bayad. Trabahador po ng mga pakwan. Dito po sila nagbabalik.
po nito. Buong mundo kayo, makikita kayo. Sa YouTube. Yung dragon fruit na kinuhanan ko. Yung sinasabi ko sa inyong mga kamag-anak ko, tito ko sa Gimba. Ito po, nasa Gimba tayo. Yan po yung dragon fruit nila. Ay, sus, napakatamis. Kami mangga nila, hitik na hitik yung sa bulaklak. Oh, ito sa sakyan. Salamat ah. Sa uulitin. Pero pa uulitin. Grabe, ang bulaklak. Bakit? Yun naman, pinaputol niya po yung kanyang mahuga niya. Kasi para yung palay. Makakalilim niya sa palay eh. Maganda ani ng palay. Kasi pag nasisilong, hindi maganda ani. Pero tingnan niyo yung dragon fruit. Yan ang po nang galing yung iba kong dragon fruit. Maganda po yan sa isang taon yung pagkamura. Oh, kahit na hitip po sa bunga. Sa buhay. Tapos ito po kung pagdito, isa po mga anak po ng tatuyo. Apat anak niya. Ito naman po mga buruhan niya ng ano, pipino. Gilahin ng mga best-best nila. Hindi po. Sandwich. Ito po. Dami nila dito. Sila isang pumpang. Ano yan?